Tol na yan, motorcycle. Dito pa sa pinakang corner. Hi, good morning. Apo, nag-register po ako. Ito yung pwede yung tatlo palitan. Ah, okay, sige po. May dikita ng sticker, pwede magdikit. Oo. Oo, nagla-vlog ako. Vlog-vlogan. Ayun yung kasama ko, taga Marikina naman, malapit lang. So, may mga nauna na sa atin. Makina, Motoworld para clothing, Benkeya, Motobita, Moto ML09, Moto Orion. Oh, nakita ko ito kahapon sa kanyang vlog. Edit. So, ito yung sa atin. So, dito tayo sa pinakang corner. So, magsusulat tayo dito ng ayun, malaki pa dito. Ang kulay nito. Alright, let's go. Let's do this. Ayan, okay na. Thank you, ma'am. Ano po pangalan nila, ma'am? Michelle. Hi, Michael. Shout out po. Hi, I'm J. Michael. J. Michael po. Sinorkat ko na lang. Wala akong maisip na pangalan. Dikit natin si Langga Gail. Dito na lang. Ayan, shout out Langga Gail. Andito ka ngayon sa Bristol Motorcycle. Marcos Highway, Antipolo. Ayan. Tayo tayo sa labas. Sir, hintay kami sa labas ah. Thank you. Sir, cancel ulit ano sir. Thank you very much sir. Okay lang po, tapos na. Tapos okay, na po. Sir, tanong ko lang, saan talaga nag-originate yung Bristol? Ang Bristol 2018 is a Philippine brand. Okay. Ang mother company ni Bristol is Sinski Motorcycles. May 25 years na yan. Matagal na. Ito ng big boy scooters, CTI, and yan, yung pinaka-scooters back in the day sila yung nagdala. Oo. Si Bristol is a boutique motorcycle brand. So the motorcycles come from different manufacturers from all around the world. Wow! Galing! So for example, itong si Veloce, nakita ko sa inyo sir. Nakita mo yung logo na yan. Oo, ayan. Kunan mo natin yan. This bike was developed by a manufacturer from Tibet. Wow! Sa high mountains of Tibet. Oo. Doon ginawa to. Ang pangalan is Kolob Motorcycles. Ano po? Kolob. Kolob? Kolob. C-L-O-B-E. Oh, Kolob. Ang ginawa ni Kolob, sila nag-develop ng Veloce, sila nag-develop ng Venturi. Kinuha nila yung best engineering from different parts of the world. Galing. Yung frame, yung brakes, yung gulong, yung EFI, ABS, pinagsama-sama nila. Oo, ang galing. Yung engine is ang pinagkupahanan ng Honda at ni Kolob, iisa lang. Galing ano? Kaya ang engine po niyan, parehas na parehas ng Honda. Kasi ang Honda, kung saan nila kinuha, doon din kinuha ng mga Honda. Galing. Kaya, mapipil mo na premium talaga eh. The fit and finish of the bike is excellent. Oo, kaya nga sir. Galing, ganda. Best value for money, naka-pro arm ka na. Naka-pro arm na. Pro arm na you can buy for less than 1 million pesos. Actually, sobrang layo as a 300. Oo nga sir eh. Tubeless po pa yan. Naka-tubeless pa. Ang ganda. Handling wise, superb. Ito po ang magandang combination ng power and comfort. Power and comfort. You will experience it yourself. At saka classic looking na ano sir. Neo retro.
Bristol, Veloce 500. So stuck yung kanyang pipe kaya yung tunog eh, syempre mahina. Actually, ang ganang handling niya guys, ano, medyo mataas lang yung kanyang handlebar, very relax eh. Ayan, oh. So yun, oh. So okay yung kanyang torque, maganda. Medyo nahahabaan lang din ako doon sa kanyang handlebar, ano. Siguro kung kukuha tayo nito, unang papalitan ko handlebar tsaka yung tambutso, ano, para medyo marinig tayo. So para sa height natin guys na 5'5, komportable siya. Napaka-komportable siya pag tumatakbo na. At tsaka yung confident kapag nakalapat yung paa mo sa ground. Abot natin, ano, tipto lang ng konti. Usually lahat naman ng big bike na nagamit ko, step to tayo, ano. So ina-apply lang natin yung ating mga natutunan, yung ating skills. So ang ganda ng kulay nito, ano, buti ito yung ating nakuhang kulay para test drive. Yan, shout out sa Bristol Motorcycle dito sa Marcos Highway, Antipolo. So bagong branch ng Bristol, ano. So iba talaga kapag mataas yung displacement, ano. So laging nandun yung ano. Ayan, oh. May konting pigyan mo lang, ayan, oh. Gumaganon agad tayo, guys. Ayan, oh. Woo! Ayos. So ang ganda ng pulley display niya, ano. Ganda yung kanyang display panel guys. So napaka bright niya, kitang kita sa liwanag, ano. So hindi masyadong maaraw pero kitang kita naman yung mga display niya, yung mga information. At meron siyang maliit na windshield, ano. So siguro pwede natin ikabit yung camera natin dun para may kuha naman tayo. Oh, sarap ng big bike talaga. So yung information niya guys, kompleto. At ang maganda nito, ayan, ayan, dito tayo sa may madilim, ano, sa ilalim ng station ng LRT, MRT. Kitang kita yung kanyang display panel guys. Napaka bright niya. Yung huling gumamit nito is babae, ano, lady rider. So siguro ang height niya is mga 5'2 lang, ano, kayang-kaya pa rin niya itong motor na to. Dahil mababa yung seat height niya guys. Ang sabi ni Sir Edsel nung taga Bristol is 765 lang yung seat height nito. Pero syempre mukhang malaki kasi yung may tanke dito. Malaki yung tanke niya. At mataas yung kanyang handlebar. So relax tayo ng konti sa ano. Upright siya guys, very upright position. Lakas din ng preno niya. Ganda ng handling, magaan. At ang ganda ng kanyang suspension guys. Ang ganda ng play. So medyo lang mataas talaga yung kanyang handlebar guys. Medyo narataasan lang talaga ako. Shout out kay MJ, ayun, nagbibidyo sa atin. Ay, yung ating videographer for today, ayan, oh. At ang maganda nito guys, sabi sa atin taga Bristol kay ni Sir Edsel is ang daming compatible na parts dito, ano, ng ibang
Japanese brand. Kasi maganda nito guys, hindi ito made in China, ano. So wala naman akong issue sa kung made in China. So ang ibig ko lang sabihin is yung parts nito is from Italy, USA, Japan and Taiwan. So yung ibang mga parts niya is very compatible dito sa motor na to, no. Specifically lalo na dito sa Veloce 500. By the way, yung displacement nito is 471cc. Ayan. So, ayan guys. Bristol Veloce 500. So guys, double disc brake siya. Medyo madumi na nga lang. Ayan, oh. Kasi maulan ngayon. Double disc brake siya guys. Ang maganda nito, Nissin. Yung kanyang caliper, ano, yung kanyang disc brake. Kita niyo naman guys ang kanyang makina. At ang ganda ng paint job niya, Veloce 500. At mayroon siyang twin pipe sa kanan. Ayan. At mayroon siyang pillion seat, ano, ayan. Kung mayroon kang back ride. Ayan. Kasi ang alam ko lang na Bristol dyan sa may C5 eh. At saka Caloocan, ano? Oo. Dito sir, sa may Shakey's Marcos Highway. Sa likod nun. Likod nun. Ah. Bago ka dumating ng McDonald's, Feeling Best. Oo, so yung kaya pala nagsarado na yung mga ano dun. Oo, meron dun. Showroom lang. Showroom, tsaka nagbebenta rin sila. Pero may mga test drive sila ngayon. Ito, test drive ko nga. Yes. Thank you sir. Ayan, dami nagtatanong ng motor na to, ano? Alright, let's go bago lumakas ang ulan. Balik na tayo sa headquarters. So, maganda dito guys, maganda yung suspension niya, ano, kasi inverted din yung front suspension niya. At pagkakaalam ko, KYB ang front suspension nito, ganun din yung monoshock sa likod. So kaya naman quality yung kanyang suspension. Ayan. So guys, ito yung seat height ng 5.5, ano. Ayan. So tip to tayo, ano. Pero para sa akin, komportable. So andito tayo sa paborito nating place, ano, na kusan tayo nagvlog. Dito sa Shell Pugon, shout out Shell Farville, dito sa Marcos Highway. Tagpuan ng mga rider na umaakit papuntang Marilake, ayan. So ito yung Shell Pugon na sinatawag. Smooth yung kanyang mga gears, ano, yung kanyang cambio, smooth ipasok. At saka ang lambot ng clutch guys, para ka lang naka 150cc, ano, na motor. Ayan, oh. So pwedeng pwede to sa long drive. Wala tayong reklamo dito. Maganda sa long drive to. So ilagay na lang natin yung ating specification sa ating screen. Dahil guys, ito ay test drive lang, ano, hindi natin ito pwedeng iuwi. Ang maganda lang nito guys, nagamit natin siya, no, for free. Wow. At syempre, libre din yung gasolina. So comfortable siya guys. Oh, pop, pop, pop. Oy, ganda ng treno.